Good morning. So we will discuss the physical self. So this is our first lesson for finals. Yung last time kasi yung mga nauna natin is yung mga theory, no, regarding sa how we can view ourselves, no. Nag-umpisa tayo sa philosophical and then down to sociological, anthropological, psychological, and then the Eastern and Western perspective kung gaano sila nagkakaiba. So yung mga yon, it's more on a theoretical standpoint sila. Parang ano, more on hindi sila practical. Although practical naman yung iba, pero ano sila, yung more on philosophical siya, no? How do we view ourselves in more abstract thinking? So in finals, sa finals natin, ang pag-aaralan naman natin is yung ano na, practical na, no? So yung mga talagang nakikita na, and almost all of these topics are already proven, unlike yung kina Freud, no? Si Freud hindi naman siya talaga proven scientifically yung kanyang mga yung kanyang mga concepts. At least dito sa physical self down to digital self, if I'm not mistaken. Eh mga ano na to, mga to, more or less they are very scientific, kumbaga, dahil may mga evidences or may mga studies na magba-back up sa mga topics na to. And then after this, no, yung parang pinaka-final finals natin is application, no. How do we take care of ourselves, no, and how do we know more about ourselves? So dito muna tayo sa physical self, dahil ito yung pinaka-obvious, ito yung pinaka unang-una nating makikita kapag pinag-usapan natin kung ano ba yung self, yung physical mong pangangatawan or yung katawang lupa na tinatawag nila. Okay? So, what are the learning objectives? So, understand the stages of life. No, DevSci, laking issue nito sa psych. Alam niyo ba yun, yung nagkaroon ng changes sa ano? Or, I mean, may proposed changes sa subject ng psychological board exam. Psychometrician board exam. Papalitan yung isang subject from theories of personality, gagawing developmental psychology. Na pinag-aralan niyo din, no? Prof Ed niya. Basta yung ano, yung stages of development. Yun yung ipapalit. Kaya nagkahagulo yung mga nagbo-board exam. But anyway, yun. Understand stages of life and explain physical changes that occur. Identify the contributions of genetic and environmental factors, no, nature versus nurture, and then describe the factors that affect body image, examine the impact of culture on body image and the self, and develop a positive body image. Okay, so let's start. So the physical self, of course, refer to the body, and the basic parts of the body are the, di ba, napaka grade 1, no? Head, neck, chest, arms, and legs. And it's also made up of other organs such as brain, heart, lungs, and stomach. So yun, basically yung katawang lupa natin. These organs work together to perform many of its functioning such as breathing, walking, and dancing. And the ability, or the body's ability to perform its function, gradually changes through the years, no? Mapapansin natin na nung baby tayo, hindi pa ganun ka well-developed yung mga muscles natin, no? Hindi pa sila ganun ka well-coordinated, so hindi tayo, hindi lalo naman siguro sa inyong kapapanganak, maglalakad na, tumatakbo, di ba? Kasi hindi yan instant. Lalo na pag bata, so hindi pa kompleto yung mga functions or kumbaga hindi pa kompleto yung development para mag-function as the way it should. But when we reach certain ages, like for example, sa childhood, and then sa adolescent, and then sa adulthood, eh, nag-fully functioning na tayo. And then after nating mag-adulthood, unti-unti, babalik na naman tayo sa underdeveloped, kasi nga, syempre, deteriorating na. Kaya babalik na naman sa parang baby yung mga pagtumanda na tayo, kasi nga, humangihina na tayo. So it's our body is changing, okay? And these changes sometimes it brings some stress to some people, and it brings some kumbaga adjustment, no, na kailangan gawin dahil nga nagbabago. And if we learn something from Buddha, is that change is something that is permanent. Inevitable lang change. So pag-uusapan natin yung mga changes sa body natin as we grow from infancy to old age. So, physical efficiency generally peaks in early adulthood between the ages of 20 and 30. So,
congrats, nasa peak na tayo ng ating physical efficiency, no? Meron bang ano dito, 13 years old? Wala naman, di ba? 20 na ba kayo lahat? Sinong under 19 pa dito? 19 po. Wow. Congrats. Pero malapit ka na sa iyong physical efficiency, no? Sa peak ng physical efficiency mo. And then slowly declines into the middle age. Kaya kung mapapansin natin yung mga magulang natin, no? Pag nagbabasa sila, nakaganon, no? Bakit sila nakaganon? Kasi yung reading glass nila nasa baba yung, ano, yung pang-reading. So, and then yung iba habang tumatanda, parang nangihina na sila, hindi na sila makapag... di na nila magawa yung mga nagagawa nila nung bata-bata pa sila. Ibig nilang sabihin sa bata-bata sila, 20 to 30 years old sila. Ako, malapit na ako mag-30, so papunta na, no? Pero ayoko. Anong ayoko? Ibig sabihin, ayokong mabilis yung decline ko, kaya exercise din pag may time. So physical development and growth during childhood continues at a slow rate compared with a rapid rate of growth in babyhood. So sa babyhood natin, very fast yung changes, no? Pag infant, pag newly born siya, parang yung changes na nangyayari from newly born hanggang 1 year old is very drastic, no? Kasi nung newly born ka, isa ka lang, parang isang litro ka lang ng Coke kalaki, tapos papaluin ka, iyak ka, lalaki ka ng konti. And then after a while, yung mga bones mo mag-fuse, mas magiging sturdy sila. And pag yung may iba, agad yung may iba, nakakapaglakad ng 1 year old siguro. No? Meron ba nakakapaglakad ng 1 year old pa lang? Meron bang ganun? Hindi ako sure. No? Pero usually ang walking ano is nasa 2 to 3 years old. No? Or tapos yung talking is 2 years old sa mga lalaki, sa mga babae. Minsan, less than 1 pa lang nagsasalta na. Ano. Mamaya pag-usapan natin yung mga yan. But the point is, sa babyhood, no, mabilis yung change compared kapag nasa adulthood ka na. Kasi wala na masyadong pinagkaiba yung adolescent tsaka yung mga adults. Mas maayos lang siguro yung pangangatawan ng mga adolescent dahil maganda pa yung metabolism ninyo. Inyo? Hindi, adult na rin pala kayo. Welcome to the club. So adolescents begin with the onset of puberty. So this stage is characterized by rapid physical changes that includes the maturation of reproductive system. So each individuals go through a succession of life developmental stages and lifespan is the development from conception to death. So yun, first natin pag-usapan dito I guess is yung adolescent. No? Pero mamaya tignan natin yung mga step-by-step na developmental stages na dinadaanan natin. Pero I guess yung pinaka-interesting nga talaga is yung adolescent kasi this is the transition from childhood to adulthood, no? Ito yung pinaka make or break part ng identity or ng development ng isang tao. So si Elizabeth Herlock in-outline niya yung stages of lifespan. So maraming ano yan, maraming mga versions tong mga to. Pero susundin natin dito is yung kay Herlock. And most of them naman are following this kind of step-by-step procedure sa development. So first is prenatal, so bago panganak, fertilization to birth. And then infancy, birth to 2 weeks of life. Babyhood, 2 weeks to the second year. Early childhood is 2 to 6. Late childhood is 6 to 10 or 12. No? Bakit 6 to 10 or 12? Alam niyo ba kung sino yung mga late yung childhood? Yung mga lalaki, late silang mag-puberty, okay? Yung mga babae, they go puberty at as early as 10 years old. And some are even having their own first menstruation at the age of 8 or at the age of 9, no? So, yung kasi yung ano, yung menarche na tinatawag, yun yung first sign na nasa puberty na ang isang babae. Yung mga lalaki, wala. Late bloomer yung mga lalaki. yung tipong ano, 10 years old, ang late nila. Tapos pag nag-reach na sila ng 14, bigla, mabibigla ka, mas malaki pa sila sa'yo. Diba? Ganun yung sa mga lalaki. And then adolescents naman, it's 14 to 18. And then early adulthood is 18 to 40. Middle adulthood is 40 to 60. And late adulthood or senescence is 60 years old to death. So halos same lang no ng kay Erickson din. Iba lang yung mga naming scheme nila. So there are 2 factors affecting physical growth. First is heredity and the environment. So heredity, this is the biological process of transmission of traits from parents to offspring.
Environment naman refers to the factors to which the individual is exposed after conception to death, which includes learning and experience. So in physical growth natin, it's a two-way street. No, maraming maraming nagsasabi or nagtatanong, ano ba yung mas ano, is it hereditary or is it environmental? Actually, it's a bit of both. Kasi if you will look at it closely, for example, kayo, alam nyo naman na may pinagmanahan kayo, di ba? For example, in my case, in terms of height, no, nakuha ko yun sa mother side ko. And in terms of height sa mother side, ano ba nakuha ko sa father side? Siguro yung nakuha ko sa father side is yung pagiging organized masyado na tao, no, sa ugali. So ayun, heredity yun. But it doesn't necessarily mean na naman ako yung tangkad ng nanay ko, magiging matangkad na ako agad-agad. No? Kumbaga, nung bata ako, let's say for example, may potential akong tumangkad kasi nasa genes ko na may potential nga akong tumangkad. Yun nga lang, kung hindi ako papakainin ng maayos, no? Hindi ako mapapakain ng maayos, so kaya bigla ako nagkasakit dahil sa environment na meron ako, then that gene of being tall will not be activated. Kasi kailangan i-prioritize ng katawan yung mga ibang organs natin compared sa skeleton tsaka vascular system. So, ilalagay niya yan sa mas important na mga organs like brain, the lungs, and even the digestive system. So, it doesn't matter kung meron kang heredity, no? But if yung environment mo is not that good, of course, hindi yan madedevelop further. This is also the same with intelligence, no? Ang intelligence, namamana din natin yan sa mga magulang natin. Meron tayong certain potential na ma-reach for our intelligence. But of course, kahit gaano katalino ang isang tao, kung di siya naturuan na maayos, hindi siya tatalino talaga the way na designed yung genes niya. Kasi nga, environment also plays a factor in our development. Not only in the physical, but also in our cognitive aspect. Okay, so hindi... mali yung tanong na ano yung mas malakas. Heredity ba? Nature ba? Or nurture? That's false dichotomy because it's actually both. Okay? So, environmental factors such as diet, nutrition, and disease, as I've mentioned, play a role in physical development. And the sex and other physical traits are determined by the combination of chromosomes and genes during fertilization. So, the sex, no? Ano yung sex? What is the difference between sex and gender? Sex is the biological aspect of a person. Biological siya, ibig sabihin kung ano yung reproductive system mo, yun yung magdetermine ng sex mo. So meron tayong male, meron tayong mga male for having a penis, and then, male reproductive system, and then females for female reproductive system, and then meron din tayong tinatawag na mga hermaphrodite, no, na meron silang both male and female system. So yun, that is sex. Gender, on the other hand, it's more of a social construct, no? Kasi it's a matter of femininity or masculinity, and yung definition ng femininity and masculinity is flexible. Depende yan kung nasan ka. No, dito sa Pilipinas, medyo clear pa naman yung distinction between being feminine and being masculine. Punta kang US, di mo na alam kung ano yung mga gender. I'm not, pero ang hirap, no? Ang hirap maging sobrang, ano, sa US. Parang, ang dami nilang, ano, di ba, LGBTQIA++ na ngayon. Ang alam ko lang hanggang LGBTQ, no? Yun lang. Pero yung IA, di ko na alam yung mga yon. Sobrang dami na nila. Hindi ako nag-aral ng gender studies. Kaya, sorry for my own ignorance. And then, itong sex na to, nadedetermine to sa fertilization. Specifically by the chromosome. So, ang mga lalaki, meron silang XY chromosomes. Ang mga babae, meron silang XX chromosomes. So, nangyayari yan during the union of the egg and the sperm cell. Okay? So, chromosomes are thread-like tissues that carries the genes and are usually found in pairs. There are 23 pairs of chromosomes. So, chromosomes are classified as autosomes or trait chromosomes and gonosomes or gonosomes for sex chromosomes. So, yung first 22 pairs, yun yung parang ano nga, yun yung source code natin as person or as people. Parang yun dun lahat makikita yung genetic instructions kung paano gawin ng isang
isang JP or isang, yan, 23 pairs of genes. Yun yung magde-determine kung ano yung mangyayari sa katawan mo. And then yung 23rd pair, yun yung XY, kung ano yung magiging sex mo. Evolutionarily speaking, alam niyo ba kung sino nauna? Evolutionarily speaking, babae ba or lalaki? Sa animal kingdom, palagay niyo. Alam niyo ba kung sino? Hindi niya alam. Sabihin kayo sagot. Evolutionarily speaking, babae ang unang nag-exist. No? Yung XX chromosome or at least man lang yung na primitive version of women or babae. So ang lalaki, late nang lumabas yan. Parang ang joke nga dyan is nilabas lang yung lalaki for, ano eh, for convenience. Kasi mas mabilis mag-reproduce and mas nagiging diverse yung genes kapag may lalaki. As opposed dun sa mga asexual reproduction. Kasi pag asexual reproduction, laging para-parehas lang yung genes. Mababa yung chance for random mutation or even yung interchanging ng mga genes. So, mas naging advantageous kapag may lalaking involved sa reproduction. So, parang afterthought lang tayo ng nature, guys. Yung mga lalaki. Pero ako lang yun. Opinion ko lang yun. Di ko alam sa inyo kung ano yung magiging opinion regarding that. So, yan. The sex of the offspring depends on the pairing of the sex chromosome, that 23rd from father and mother. And usually, ang nagde-determine is yung sperm. Kung anong bibigay niya, kung Y ba or X. No? Pag Y yung bibigay niya dun sa mother, kasi XX nga yung mother, then magiging lalaki yung offspring. Pag X yung bibigay ng father, then magiging babae yung offspring. Genes are the basic carrier of hereditary traits and genes are classified as dominant, strong genes, and recessive or weak genes. So kung naalala niyo yung Mendel's table ba yan? O Mendel's square? Basta yun. No? May strong genes and recessive genes. But dominant genes or strong genes and recessive genes are very gross oversimplification of how heredity works, no? Kasi very complex ang heredity, hindi lang siya porque meron kang dalawang recessive traits eh, automatic recessive na ilalabas. So kaya kung may dominant yung isa, matic na dominant. Minsan meron tayong mga tinatawag na mutation, na parang random na magbabago during the cell division, and then there's also this anong tawag dito? Yung epigenetic, no? Or epigenetics wherein yung mga genes eh, kahit naka-activate na sila, there's a chance na mag-deactivate sila or magbago sila altogether. Okay, so sobrang complex ng genetics. Kaya up until now, hindi pa natin na-map yung buong genetic code ng mga humans. Kasi 23 pairs yan. And in those 23 pairs, ang daming DNA. So kaya kung gusto mong i-investigate yung buong genetic code ng isang tao, is kailangan mo talaga ng sobrang daming patience, no? Kasi lalo na fragile itong mga to. Mabilis silang mamamatay. I mean, mabilis silang ma-corrupt. Okay? Pag nasa labas na lang katawan. Okay? So now, let's go to the... By the way, do you have any questions before we proceed sa ating topic? Wala po, sir. Okay. Sige. So basic lang naman yun, no? Napag-aralan nyo na yun sa MAPE, even sa dev psych. So... So now we go to the body image, which is I think the self part, no? Kasi yung kanina yung physical self na yung physical part na yon, that is very ano lang, wala lang, boring, no? Boring lang kasi oh, alam ko na yan. Pero this time body image is something that is software based siya. Ibig sabihin software based, hindi siya yung yes, may body tayo, may physical body tayo, but we have different ways of perceiving our body. So, ang ways of perceiving our own body is what we call our body image. So, how an individual think, perceive, or feel about their body and physical appearance. So, appearance refers to everything about a person that others can observe, such as height, weight, skin color, clothes, and style. Through appearances, people show others the kind of person they are. So, yun nga, ang body image is our own perception. And this body image, siyempre, meron kang basis sa body image mo, yung nakikita mong physical appearance mo. And usually, that physical appearance, you can alter them. And on some regard, yung iba, ina-alter nila yan via makeup, via
wax ng hair, no? Or ano ba yung mga ginagamit niya? Pompadour, ano ba yun? Basta yung mga ginagamit sa ano. Ako kasi old school ako, wax lang eh. So, may iba-iba tayong way, no? And because our appearance or our body image will reflect sa physical na pangangatawan natin. If we have poor body image, usually lumalabas yan sa pangangatawan natin. If we have good body image, lumalabas yan sa pangangatawan natin. And then, yung body image natin is somehow a reflection of who we are as a person. No, hindi totoo yung sinasabi ng don't judge the book by its cover. Naniniwala ba kayo doon? Wala na naniniwala doon. Of course, kung ano yung pinapakita mong sa external mo, eh nagre-reflect yan kung ano ba yung nasa internal mo. No, kung ano yung personality mo. For example, in my case, yung suot ko ngayon, itong suot ko na yun, meron akong apat na ganito. At ulit-ulit, kaya parang mukhang nag-uulit-ulit ako ng sinusuot. Pero may apat kasi akong ganito. Kasi gusto ko yung gantong style. Ayoko mag-isip ng susuot ko. Kaya ito na lang. Bili ako ng, balak pa ang bumili niyan eh. Kundi lang pinipigilan ng girlfriend ko na bumili ng ibang ng gantong kulay. Siguro meron ako 10 ganito eh. So meron akong black version ito. Tapos may nagbigay sa akin ng green version. So may iba akong kulay. But anyway, yun nga. Yung ano ko is body image ko is like this. So, yun yung in-express ko. That's the kind of person I am. And you can see that with other people, no? The way they dress, the way they look, the way they carry themselves, that's their body image, no? So, kung maganda yung body image, very proud. Pag hindi maganda yung body image, parang nakaslouch, no? Pag naglalakad, hindi mag-ayos. Kasi nga, yun nga, meron silang certain body image and it reflects on their physical appearance. Okay? So, ayun. It appears that body image is related to self-esteem. So, self-esteem is a person's overall evaluation of his or her own worth. And I'm sure that all of you naman went through adolescent. And sa adolescent natin, dito tayo. Dito natin dine-develop yung own identity natin together with our self-esteem. So, younger women and girls tend to have poor body image. And males, alam niyo naman yung mga males, di ba? Hindi naman sa ano, pero di naman sila kagwapuan, pero dahil maganda ang body image nila, no? Parang proud sila, no? Sa kanilang mga ano, sa kanilang appearance. Kaya ayun, no? Kung di makuha sa kagwapuhan, idaan sa kakapalan. And it works, you know? Kasi yung mga lalaki, very simple-minded lang sila. Hindi sila masyadong concerned sa maraming bagay. Women on the other hand, no, there's a lot of pressure for women to have a certain body image. I am not a woman myself, so I'm not really in the position to say what they feel, no, but through my experience or sa mga interview ko sa mga ibang mga babae, no, parang ang ano kasi is meron certain expectation yung culture, may certain expectation yung mga ibang tao na, uy, babae ka pa man din, di ba? Ganun yung ano eh, yung term na babae ka pa man din. Wala ka nang marinig na lalaki ka pa man din. Parang madalang lang yan, no? Or kung marinig mo man yun sa mga lalaki, na lalaki ka pa man din, parang wala lang. Pero pag sa babae, it's something that is very heavy. So it's something that is very naglalabas ng or nagdadala ng malaking pressure sa mga babae. They have to look good every day. They have to dress in a way na hindi dapat paulit-ulit, no? So mas prone sila to have this kind of poor body image because yun nga, there's a lot of pressure, there's a lot of things that worries a woman compared sa mga men. Because yeah, men are just simple beings. And body image can affect both the adolescent's physical and psychological well-being. So if you have poor body image, most likely you have poor self-esteem. So ibig sabihin, you don't see yourself as something of worth. Wala kang kwentang tao. Yun yung nafe-feel ng mga ibang tao. And for example, no, it happens with women nga. For example, feeling nila masyado silang mataba, no? Kung napanood niyo na yung music video ni Taylor Swift, ano kasing title nun? Nakalimutan ko yung title, pinakita lang sa akin kasi na girlfriend ko. Ano yun yung
Hello, the yung problem niya is yung sarili niya. Anong title na? Tulungan niyo ako, wala bang Swiftie dito? So, what? Ayun, anti-hero. Tama, anti-hero. So, parang the problem is the person, him or herself. Kasi parang may siyang poor self-esteem na parang siya yung problema. Hindi naman yung ibang tao. Na parang feeling niya is wala siyang kwenta. Feeling niya is ano. So, and merong isang part doon about body image na naging controversial, di ba? So, body image can... Ubaga, ang naging issue doon is di naman daw mataba si Taylor. Bakit nilagay niya na fat? Tapos pinalitan yun, di ba? Palagay niyo, ano yung point nung pinapakita ni Taylor doon? Sa mga nakapanood na, ano yung point niya doon sa regarding sa body image? Wala kayong say. Sige. Ako naman, nung napanood ko kasi yun, ang message kasi nung video or message nung, at least yung video man lang, no, hindi naman yung mismong song, is that people can have certain body appearance, no? Meron tayong appearance, yung objective, yung paano tayo tignan ng iba. So let's say for example kay Taylor Swift, tinitignan siya ng iba as something as someone who is fit, no? Very thin, very payat, very so for other people, parang they say that her body is a good body, no? Now, in terms of her personal body image naman ni Taylor, para sa kanya hindi siya thin, para sa kanya fat siya. And that is a problem. Yun yung problem sa kanya. Yun yung parang sabi niya nga, siya yun daw yung problem. Hindi niya naman sinasabi na mataba siya. Ang sinasabi niya, feeling niya mataba siya. Feeling niya fat siya. And dahil feeling niya fat siya, feeling niya pangit siya. Feeling niya pangit siya, yung self-esteem niya mababa. No? Kasi ganun kalakas yung effect ng body image. Even males happen, nangyayari sa mga lalaki. Sa mga lalaki naman, baligtad yung parang feeling nila, patpatin sila. So parang gusto nila kasi yung malaking muscle and something like that. So parang feeling nila wala silang kwenta and so on. So dahil dun sa body image nila na yun, yung perception nila sa body image nila, nagkakaroon yun ng effect sa psychological well-being. Diba? Kaya nga yung iba, para ma-improve yung mga body images nila, literal lang ini-improve yung mga body nila. Okay? So, what are the causes of poor body image? So, parents' emphasis on thin, ideal body lead to girls to experience body dissatisfaction. Ito yung sinasabi ko kanina na parang may pressure, na, lalo na sa mga babae na magkaroon ng mapayat na body. So, bullying and peer pressure have been associated with greater body dissatisfaction. No? Yung mga mapaniste, nagbubully, of course. Ano yan? And then, ito lastly, no? Media such as television, advertisement, music, movies, and YouTube personalities, no? Dagdag na natin yan dahil nasa modern era na tayo. They are filled with good-looking faces, making women and men more concerned with their physical attractiveness. Nakakalimutan ng tao na mayroon tayong tinatawag na Adobe Photoshop. Okay? So, ano yung at saka hindi lang yan, hindi lang Adobe Photoshop, yung pag-aangulo ng mga pictures natin. Yung pag-aangulo, yung lighting, no? Yan, nakaka-affect yan sa appearance ng photo ng isang tao. And dahil sobrang galing na ng mga tao ngayon, no, to fake their appearances, ang nangyayari, yung mga ibang tao, nakikita nila yung perfect version ng mga taong yun. And dahil perfect version yung nakikita nila, parang nainggit sila sa mga taong yun. Buti pa sila, maganda, guwapo, payat, walang bilbil, flat yung chan, no? Matangkad. Pero hindi mo alam, inanggulo lang pala sa baba para magmukhang mahaba yung legs. Hindi mo alam, di pala siya humihinga for 5 seconds nung pinicturan siya kasi pag huminga siya, lalaki yung chan niya. O kaya naman, di mo alam, tinaasan niya yung anggulo niya para hindi makita yung double chin niya. Diba? O kaya naman, mas malala, pinotoshop niya bago niya ilagay. Okay, finilter niya, no? To the point na nag-blur na yung buong picture para lang mawala yung blemishes niya sa mukha. Minsan nakakalimutan natin yan kasi nga, yun yung pinapakita ng media, yung perfect version, yung ideal version.
And perfect version or the ideal version is not real. It's an ideal. It doesn't exist. No? So, hindi dapat yun yung tinitignan natin, no? As a point of reference sa ating body image. Yun nga lang, tayo mga tao kasi, we always think in relative terms. Ano yung ibig sabihin sa we always think in relative terms? We always want to compare things, even ourselves, no? Para mag-make tayo ng judgment. Okay? Di tayo satisfied na yung point of comparison lang natin is wala. Gusto natin compare tayo lagi sa ibang tao. Diba? Kaya never tayong nasasatisfy. And if lagi natin kinocompare yung body natin sa ibang tao, then you will never be satisfied with your body image. Okay? That's why ako, I don't like Instagram or I don't like viewing Instagram kasi, alam mo yun, parang nakakababa ng self-esteem yung Instagram. Even myself, no? Parang hindi lang naman sa body image. Even sa, for example, pinapakita nila no, na marami silang time, no? Nagbabakasyon lang sila sa beach kung saan. Hindi naman sa gusto ko mag-beach. Ayoko yung beach. Pero alam mo yun, sana all may time, parang gano'n, di ba? So, and then yun. Sa body image naman kasi okay naman ako sa body image since, first of all, lalaki ako, wala ako masyadong pake. And hindi naman ako, kumbaga I maintain my physical appearance naman. So ayun, kaya kayo huwag kayong mag-Instagram, de joke lang. kaya yun, basta pag nakakita kayo ng maganda or guwapo or magandang katawan or maputing balat or something, lagi niyong tatandaan, naka-filter lang yan. Para, kasi yun naman yung totoo. Okay? So that is... causes for poor body image. Meron pa ba? The result is that it can cost a great deal of money to pay for the physical attractiveness that women and men want to achieve. The reality, however, is that standard of beauty presented in the media are so unrealistic. Okay? Yung mga K-pop na nakikita natin, meron niya mga stylist, meron niya mga gamot, meron niya mga procedures na dinadaanan para maging ganyan sila. Okay? Kaya huwag niyo i-compare yung sarili niya sa mga yan. Kasi marami silang pera. Joke lang. yun nga, sabi, nakita nga ako eh. Sabi, hindi ka pangit. Wala ka lang pera. Okay. So, sabi, pag meron ka daw pera, matik, gumaganda ka, gumagwapo ka. So, pera-pera lang pala talaga ang labanan dito. So, what are the effects of poor body image? Girls who have higher body dissatisfaction are likely to experience depression, low self-esteem, and of course, yung eating disorder. So, this is the extreme version of poor body image. No? Anorexia nervosa is an eating disorder in which the person refuses to eat for fear of gaining weight, which can result in severe starvation and death. Okay? Alam niyo naman yung anorexia, di ba? Yun yung mga taong hindi na kumakain. Bakit sila di kumakain? Kasi feeling nila mataba sila. And feeling nila pag di sila kumain, papayat sila. And then to the point na parang kahit pumapayat na sila, feeling pa rin nila mataba sila. Yung body image nila as in hindi na kumoconnect sa reality. So iba yung nakikita nila sa totoo. Kaya ang tendency is gugutomin nila yung sarili nila hanggang sa hindi na sila mag-mens, no, amenorrhea, hanggang sa magkaroon sila ng mga complications sa kanilang digestive system tsaka sa kanilang hormone production hanggang sa mamatay yung iba. Maraming mga namatay na dahil sa anorexia. Lalo na nung kasagsagan ng body image na sobrang payat sa Amerika. No? Meron din tayong tinatawag na bulimia. Ay, oo, tama. Meron din tayong tinatawag na bulimia nervosa. Dito naman, yung mga tao kakain ng marami, no? Tapos susuka din nila. Yun, no? Yung isa, sir, kumakain sila pero sinusuka din nila. That is bulimia nervosa. So, purging yung tinatawag doon. No? Paano sila nagpa-purging? O yan, magsa-SAMGI, tapos pupunta sa CR, kakalkalin yung alangala, blah! Yan. So, anong effect doon? Of course, yung katawan mo, kala niya busog siya, tapos wala siyang laban sa tiyan. So, imagine niyo yung hormones na mga involved doon. No? Parang, akala mo busog ka, pero wala pala. So, maglalabas siya ng maraming mga hormones, ng mga digestive enzymes, and then wala palang pagkain. Ano mangyayari sa tiyan mo? Di ba? So, that is also unhealthy. Hindi rin maganda yun. So, bulimia doesn't really cause death, no? Although sometimes it does. Kasi meron siyang, for example, accompanied yan by depression minsan. But
mas deadly pa rin si anorexia nervosa. Okay? So this the disorder mostly afflicts females between ages of 12 to 40, although men may also develop it. But very rare lang na magkaroon ng anorexia nervosa yung mga lalaki. Kasi nakita niyo na ba yung mga lalaki pag nagutom? Nakita na kayo yung lalaking gutom? Anong ginagawa ng mga lalaking gutom? Hindi kaya ng mga lalaki magpagutom. Gagawa ng paraan yan para kumain. So, yun, madalang lang yung mga may anorexia na lalaki. And then some people naman, as I've mentioned, para magkaroon sila ng positive body image is that they do body modification. So some people desperately change their physical appearance by tattooing, no, permanent makeup, body piercing, cosmetic surgeries, and so on. Is there something wrong with the body modification? I think wala naman. No? Wala naman, basta wag sosobra. Kasi ano bang sobra is nakakasama. For example, may mga taong addict, no, sa pagpaparetoke. Ang tawag doon is meron silang body dysmorphia. Actually, ano yung diagnosis yun sa DSM or sa abnormal psychology. Yung mga, usually yung mga addict na addict sa kanilang body modification, they have body dysmorphia. So gusto nilang baguhin. No, iba kasi nakikita nila. Iba yung nakikita nila, iba yung perception nila. Ayun, sabi nga, as long as may pera po, yes, tama yun. No? Kasi ang mahal magpatato, ang mahal magpa-permanent makeup, ang mahal magpa-body piercing. You do you, sabi nga nila. No? Pero syempre, may consequence yan. No? For example, magpapatato ka ng something, ay, gawin mo ng wholesome yung tattoo mo. No? O kaya na huwag kang magpapatato sa mukha, lalo na kung wala kang pera, lalo na kung hindi ka naman rapper. Kasi baka hindi ka tanggapin sa trabaho, di ba? Pag magpapatato ka sa mga. Sabi nga nila, if magpapatato ka and then parang medyo hindi ka pa ganun ka talaga ka-all-in sa pagpapatato mo, magpatato ka sa body part na kung saan pwedeng itago ng damit para hindi siya masyadong maging hurdle or maging problem, no? Pag mag ano ka na for employment. Kasi syempre, paano ka magpapatato kung wala kang perang pampatato, 'di ba? Ay magpapatato ko na lang kung kani-kanino, tapos yung mga yung ginagamit na lang mga needle kung kani-kanino na pumunta. So ayun, no. Sabi nga, basta may pera ka, sa iyo pera 'yan, bahala ka sa buhay mo, no? And of course, wag masyadong sosobra. Kasi pag sumobra 'yan, din na nagkakaroon ng problema. Okay? So, concept of beauty. Another thing that really affects our body image is our concept of beauty. Dito sa Philippines, no? Ano yung concept of beauty para sa mga babae? Aminin man natin or hindi, ang pinaka-concept ng beauty dito sa Philippines is pagiging fair skin, no? Pagiging maputi sa mga babae and then slim, no? Yun yung sa mga dito sa Philippines. Sa ibang bansa, of course, iba-iba. Depende sa kultura. So let's say, for example, sa Egyptian, no, specifically ancient Egypt, beauty is portrayed as a woman that is slim, high waist, narrow hips, and long black hair. So mga petite, no? High yung... Anong ibig sabihin ng high ang waist ng mga babae? Di ako sure. Basta slim and narrow hips, no? So parang hourglass yung dating. So yun yung ano. And then women in full figure and rounded hips were considered beautiful during Renaissance period. So Renaissance, tignan niyo yung mga painting ng Renaissance, no? For example, si Aphrodite, yung nasa ano siya, nasa shell siya tapos naka mahabang buhok, no? Medyo chubby-chubby yung gusto nila ng Renaissance period. Okay, so full figure yung tawag. Si Mona Lisa. No? Si Mona Lisa, hindi siya, ano siya, medyo chubby-chubby din siya. So, makikita natin yun sa art nila. Sa Philippines, no? Hindi naman gan... Hindi ko alam paano yung art ng Philippines nung sinaunang panahon. Salam na mga Espanyol to eh. Pero siguro malaking influence yung ano ng mga Espanyol sa atin. Kaya nga, fair-skinned yung gusto ng mga Filipino. Kasi nga, mga Espanyol, fair-skinned sila, no? So yun yung naging ideal dito sa Philippines. Even though yung mga Filipino themselves are not really white, no? Kayumanggi tayo, sabi nga nila. And then some tribes in Africa during the medieval age consider chubby, fat, or plump women beautiful. So ano yung bakit ganun? No? Bakit sa Africa yung mga matataba sila yung pinakamaganda? Kasi sa Africa walang pagkain. So kapag marami kang pagkain, tumataba ka. So pag tumataba ka, ibig sabihin mayaman ka. Okay? So ibig sabihin, you can provide for yourself. You can provide for your family. So
or you are, kumbaga, you are well off, no? Hindi ka unhealthy, kumbaga. So ayun. And then people in Malaysia, Philippines, and Indonesia considered flat noses to be most attractive. Agree ba kayo dito? Flat nose to be most attractive. Sinong agree dito? Parang may pagtanong, pagbabantay. Sinong agree dito? Parang hindi. No? Anong ginagawa ng mga artista dito sa Pilipinas? Nagpapatangos ng ilong. Tapos pag pangu ka, anong tawag dito? Pangu, di ba? So, hindi ko alam saan galing ito. Okay, and so, sabi sa libro ito, pero di ko alam, parang platitudes na lang ito eh. No? Parang, di, okay lang yan. Okay lang maging pangaw. Attractive yan. Parang ganun. Pero wala. Reality suggests that this is somehow questionable. No? So, the standards of beauty have changed over time based on changing cultural values. No? For example, sa mga lalaki, dati ang attractive is yung mga Thor type na katawan. Alam mo yung mga Thor type na katawan? Yung mga Johnny Bravo, ganun. Mga malalaking katawan. Pero ngayon, ano na yung ideal? K-pop, di ba? Ano yung K-pop? Feminine. Feminine yung katawan, no? Sa mga lalaki. So, of course, because of changing cultural values na yan. So, all cultures have more or less the same concept. Standards of beauty have changed over time. Generally, humans who have clean and unblemished skin, thick, shiny hair, well-proportioned bodies and symmetrical faces have traditionally been considered the most beautiful. So, ano yung symmetrical faces? Tignan niyo yung mga mukha ng mga tao, no? Merong mga taong hindi pantay yung mukha. Pag hindi pantay yung mukha, ibig sabihin hindi pantay, hindi naman yung other side. Ibig sabihin sa hindi pantay, may mga certain proportions yan. Sa architecture, pinag-aaralan yan eh, sa visual techniques. So, ano yung perfect na face? May perfect na face na yung parang dapat yung mata dito, dapat, ano siya, aligned siya sa lips, no, sa edges ng lips. And then yung eyes, dapat yung gitna ng eyes is also one. Yung, ano niya, yung proportion niya, one eye siya. So, kung ilalagay mo isang mata dun sa gitna, dapat sa eksakto siya. So, that is proportion, that is symmetrical. So, ano yan, search niya sa internet, symmetrical face, no? Tapos ilagay niya yung mukha niyo. Tignan niyo kung symmetrical yung mukha niyo. And most of mga artista, no, sa Hollywood, may mga symmetrical faces sila. Kaya sila attractive. Tapos, yung proportioned bodies. Ano ibig sabihin ng well-proportioned bodies? So, sa mga lalaki, yung proportion is dapat yung upper body and lower body is relatively almost similar or basta malaking katawan, no? And then, sa mga babae naman, yung hourglass shape na tinatawag, yung malaki yung balakang and then yung hips is maliit and then of course yung bust is malaki din, so that's the hourglass shape kasi that is a sign of fertility, no? Fertility sa breast and then of course yung ability ng hips to carry children, so that is kaya yun yung parang attractive sa mga lalaki kasi nga nung sinaunang panahon yung mga taong or yung mga babaeng may ganung klaseng katawan sila yung nagiging successful sa pregnancy nila kasi nung unang panahon wala namang ospital, wala namang sasarian nun. So kapag sobrang payat mo or sobrang chubby-chubby mo tapos mahirapan ka magpanganak, hindi ka makanganak kasi wala namang sasarian section. So mas nadadali ang magbuntis yung mga ganong klaseng katawan nung sinuunang panahon. So and then of course clean and unblemished skin kasi that is a sign of health. No, pag masyadong hindi maganda yung skin mo, parang it's a sign that you are not healthy. Okay, so beauty is just parang titingnan natin if you're beautiful or if you're if you're beautiful, it suggests that you're healthy, you are powerful, and you have the resources to maintain that beauty. Okay, so yun yung evolutionary perspective ng beauty. So, this is because this feature, yun nga, nandito pala. These features indicate youth, health, good genes, and fertility. So, beauty is important in all societies. So, attractive people have a lot of advantages in life. Agree ba kayo dito? Kung maganda ka, kung gwapo ka, marami kang perks. Yes, ba? Oo, di ba? Kaya nga, hindi masama na mag-invest ka sa appearance mo, no?
Sana laging sinasabi, hindi, don't judge the book by its cover. Ano bang unang makikita ng mga employer mo? Ano bang unang makikita ng mga ibang tao sa'yo? Mukha mo, di ba? So, ayusin mo. Kasi kung di mo ayusin yan, so walang papansin sa'yo. Hindi ko naman sinasabing pagpangit ka. I mean, pagpangit yung isang tao, hindi na siya magiging successful. It's just a matter of how you carry yourself. Di ba? Ano yung branding mo, kumbaga. So, at some point in time or at some point in our lives, dapat alam natin kung ano yung asset natin and then we try to take advantage of our assets. Okay? Hindi naman masama yun. Hindi naman masama na gamitin mo yung physical charms mo pagminsan sa mga bagay-bagay kasi sometimes that's the only way. Of course. But of course, hinay-hinay lang. No? Meron tayong mga certain lines na hindi dapat kinocross. So, for example, men tend to seek attractive women as mate, no? And I cannot say this, it's the same with women because there are some women that choose men that are not really physically attractive. Kumbaga, di ba yung laging sinasabi, may boyfriend ka na pala. Gwapo ba? Tapos sasabihin ng babae, mabait siya. Yung ganun, di ba? So, hindi naman talaga physical appearance yung tinitignan ng mga babae. Pero syempre, kailangan mo pa rin yun. Di ba? Hindi naman ibig sabihin na di important yun sa iba. Hindi mo na pagbibigyan ng pansin. Studies have shown that men and women who are physically attractive have more of opportunities such as job, promotion, and income. And also, people tend to view attractive people as good, happier, smarter, and better people. Kaya nga, ang daming nagogoyo ng mga gwapo at magaganda. Di ba? So, yung mga con artist, alam niyo yung mga con artist, yung mga magagaling mang loko, basically. Maayos yung mga mukha nila, di ba? No? Hindi mo naman sila pag-iisipan ng masama. Kunyari, si ano? Hindi, joke lang. Kunyari, bakit yung mga brands, bakit sila nag-hire ng mga magaganda at gwapong mga tao para i-promote yung mga ano nila, yung mga produkto nila? Kasi, feeling nila, pag yung feeling ng tao, pag mayroong taong attractive, no, na magpo-promote ng item na yun, feeling nila, yung item na yun, yun yung magbibigay sa kanila ng ganong klaseng mukha. Diba? Kunyari, yung mga beauty products, tapos yung mga nagmo-model, yung mga nag-ambassador niyan, mga beautiful people din. Kasi gustong ng mga advertisers na i-associate mo yung mukhang yun dun sa produktong yun. Na kapag ginamit mo itong produktong to, magiging Marian Rivera ka. Parang ganun. Pero it doesn't really work that way. Okay. So generally, unattractive people are less liked and assisted. Unfortunately, pag nakakatawa pero ang tragic, no? Parang bakit? Hindi ko naman pinili maging pangit, parang ganun. Pero wala, ganun talaga, no? But the thing is, ito, merong platitude above all things physical, it is more important to be beautiful in the inside. Oo, tama naman to. Pero syempre, dapat yung packaging maganda din, di ba? Minsan kasi nadadaan sa magandang packaging, di ba? Yung mga ibang mga produkto, pag maganda yung packaging, tumataas yung presyo. Ganun din sa mga tao. Okay? Lalo na kung feeling mo or kung feeling na isang tao, wala siyang ma-offer talaga na beyond his or her capacity, minsan igagdadaan niya na lang sa magandang packaging. But it's just a reality that our physical appearance really affects, no, how people treat us. But the thing is, the good thing is sometimes, no, hindi mo naman kailangan talaga maging physically guwapo or physically maganda. Ang kailangan mo lang talaga is confidence. Okay? Kailangan mo lang ka talaga is confidence kasi minsan yung confidence, the way you view yourself, the way you view your body, no? Your body image, it really affects how people also see you. No, ang lagi kong lang ina-example dito, kilala nyo si ano? Si Asian Cutie. Kilala nyo yun? Kilala nyo si Asian Cutie? Yes, sir. Diba? Yes, ma'am. Si Asian Cutie, hindi mo naman masasabing pangit siya. Hindi mo naman masasabing gwapo siya. Pero, dahil yung confidence niya, dahil yung parang alam niya sa sarili niya kung sino siya, alam niya kung ano yung perception sa kanya ng tao, at alam niya kung ano yung ma-offer niya sa ibang tao, nagmumukha siyang decente. Nagmumukha siyang, ayan, model na siya ng, ano, model na siya ng Mountain Dew. Model na siya ng, ano ba yun, yung Alak? Primera brand ba yun? Tapos, yes. Nag-aano siya ng mga iba't ibang mga
ambassador siya. Na traditionally, yung mga nag-a-ambassador is yung mga katulad ni James Reed. Imagine mo, si James Reed tsaka siya, Mountain Dew, Mountain Dew endorser. Bakit ganun? Kasi nga, yung physical appearance can carry you, but above all else, confidence. Yung positive body image mo, no? Yung sabi niya nga, tuturuan ko yun parang magsaing ng kanin, tapos nung nakapagsaing na ng kanin, pwede niya akong alamin, tapos ako na, ikaw na ba si Mr. Right? Yun yung nagpasigat sa kanya. Tawang-tawa ako doon nung una ko nakita. Kasi the confidence of this guy really carried him to fame and money. Okay? So minsan ganun, no? Minsan fake it till you make it. Yung labanan dito sa body image na to. No? And then there are some people on the flip side na sobrang ganda, sobrang gwapo, pero dahil hindi nila ma-accept or hindi nila ma-embrace 'yon sa kanila. Wala din, no? Hindi nila magamit na maayos 'yung kagwapuhan nila, kagandahan nila. Kasi 'yung body image nila or parang 'yun nga, hindi pinapabayaan nila 'yung sarili nila, no? Nangyayari 'to usually sa mga, for example, 'yung mga babae na nagkaroon na ng anak, 'di ba? Na parang feeling nila, hindi ko na deserve maging maganda kasi may anak na ako. That's not true. Madami mga babae na mayroon anak pero ang gaganda pa rin ng kanilang mga appearance. Diba? Hindi nila pinabayaan ang appearance nila. Body image, no, it's a reflection of your own psychological well-being din. Yung kung ano yung nasa loob mo, yun yung nare-reflect sa labas mo. It's baligtad eh. Sabi nila kung ano yung nasa loob, yun yung importante. So, huwag mong titignan yung labas. Hindi. Kung ano yung nasa loob mo, yun yung lalabas. Di ba? So, I think it's better na to first reconcile your own perception of your body. And then, eventually, kapag natanggap mo na yung body mo, natanggap mo na yung sarili mo, natanggap mo na ito ang meron ka, ito ang wala ka, pero kahit ganito ako, marami pa rin ako ma-offer sa mundo. Pag natanggap mo na yung fact na yon, then I think susunod na lang yung body image, susunod na lang yung perception na makikita ng ibang tao sa'yo. Kaya lagi mong tatandaan kapag feeling mo, hindi ka maganda, hindi ka gwapo, nandyan si Asian cutie, nasasalo sa body image mo. Okay? So do you have any question in our lecture? So this is the last slide na. Any question ba? Wala po, sir. Okay, so yun, I hope you enjoyed this this lecture and I hope you learned something. So kung wala na kayong tanong, I think sir, that's it. Ah, yes. Midterm reveal daw po, sir. Anong midterm reveal? Score? Grades po. Ay, hindi pa tapos. Hindi ko pa nagagawa. Next week na lang, no? Sige po, sir. Pero most likely matataas naman kayo. No? Madali lang. Tsaka mataas ako magbigay ng grade. Minor na nga lang ako, susungit pa ba ako? Sige. So, maybe as early as next week. Baka nga, hindi naman Friday, baka Monday or Tuesday. Huh? Yes, so, po. Sige. Do you have any questions, clarifications, violent reactions, Asian cutie? Wala? Sige. Wala na po, sir. Sige. So, kung wala na, let's call it a day and have a good day. Bye-bye.